Kaugnay sa pagpapalit sa mga sundalong kabilang sa Vice Presidential Security and Protection Group at iba pang issue, kausapin natin si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po and magandang umaga po sa mga taga-subaybay po ng Balitang Hali. Opo, saan po inilipat sina Colonel Raymond Lachica at iba pang sundalo na security detail ni Vice President Sara Duterte? Sir, currently po, they are temporarily being replaced, no? So they are free po to address ito pong subpoena po that has been rendered by the Philippine National Police po. Mm-hmm. So floating status po sila effectively? Opo, sir. Mm-hmm. Sa gitna po ng usaping ito, kumusta yung moral ng buong AFP? Sa ngayon, sir, masasabi naman po natin na mataas pa rin po ang moral ng ating bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi po talaga natin dito, through the years po, nakita na po natin, no, yung experiences in the past. And with this, our soldiers have already evolved to be very professional po. And united po ang inyong Armed Forces of the Philippines po. Mm-hmm. Pero nung nagsimula po itong mga kaguluhang ito, anong po naging bilin ninyo kung meron man sa mga guard o ng security detail ng Vice President? Ang member po ng VPSPG po, no, lahat po yan under po ng Armed Forces of the Philippines. Mm-hmm. And so they are loyal to their mandate po, no. Alam naman po nila kung ano po ang dapat nilang gampanan. We are not protecting them po itong ating VIPs as individuals, but the offices that they hold. Mm-hmm. And ang ating pong dalawang pinakamatataas na posisyon po dito sa ating gobyerno, regardless po of their political differences, mandato po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan po sila. Mm-hmm. So kung ano the position po, opo, that we safeguard po. Opo. So kung ano po yung kanilang individual na aksyon sa mga pangyayari, for example, yung paglilipat nga po sa VMMC nung kanilang yung involvement ng kanilang principal, sagot na po na ito nung individual ng mga sundalo. Kami po, sir, kung ano po yung mandato namin and our mission, we do so accordingly po. So ang mission po ng Presidential Security Command is protect the President and other dignitaries and the Vice President and bawat membro po ng PSC, yun po ang gagampanan. Mm-hmm. Sinabi niyo po sa press conference kamakailan na hindi dapat mag-loyalty check. Gaano kayo kasigurado po sa puntong ito? Sa ngayon po, no, we are sure po of the loyalties of our troops. Each member po is loyal to the flag, loyal to the constitution, and we adhere po to the chain of command. Mm-hmm. Sa ibang issue po naman, na-monitor niyo po ba itong swarming ng napakaraming Chinese vessels na malapit po sa Pag-asa Island? Sir, ang atin pong Philippine Navy and ang atin pong mga area commands has the necessary capability po to monitor the presence of these vessels po dito po sa ating mga dadagat nin. And with all of this po, we trust po that our ground commanders are they will be performing their mandates accordingly din po. Mm-hmm. Wala po ba kayo namomonitor na sinasamantala ng ibang mga parties ito nangyayari ngayon dito sa top two leaders ng bansa? Yun nga po ang gusto po nating ipahayag, sir, no, na dapat nga po talaga hindi po tayo masway dito po with the noise that is happening all around us. And let us still look at the bigger picture. Let us not lose focus of the bigger challenge po na hinaharap natin ngayon, which is our geopolitical tensions po. Mm-hmm. Sa ngayon po, ano pinakamalaking threat na nakikita nyo so far? Sa ngayon, sir, of course, yun pa rin po, no, yung ating shift from internal security operations to territorial defense. With that po, tinitignan po natin, no, itong mga impluensya ng outside factors brought about by the geopolitical tensions. The internal and external po na impluensya, sir, no, and who would be benefiting from all of this na nangyayari po. Mm-hmm. And asahan niyo po na ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ito po ang tinututukan po and we remain focused of our inner mandate po. Oh, bigyan na po namin siguro kayo ng pagkakataon na i-address mismo yung sambayan ng Pilipino tungkol sa inyong panawagan na hindi masangkot ang AFP na sa inyo po ang pagkakataon. Yes, sir, no, ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, kami po ang defender of the state and protector of the people. Napakalapit po ng tiwala na binigay niyo sa amin as stated in the latest OCTA survey that 8 out of 10 Filipinos trust the AFP over any other government agency. And we value this po. And ito pong tiwalang ito, hindi po namin ito sisirain. And magpapasalamat po kami sa inyong tiwala
And sana nga po, lahat po tayo ay magkaisa at tignan po ang mas malaking hamon, no, na geopolitical tensions that we're facing, at pati na rin po itong pagbangon natin sa mga nakaraang mga bagyo na nagpahirap po sa ating mga kababayang nasalanta. So ito po ang mga pagtutukan natin, and sana po you isolate the armed forces of the Philippines from political issues po. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you po. CFP spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla. Ito ang GMA Regional TV News. Tinaga ang isang lalaki sa Malaybalay, Bukidnon matapos singilin ang may utang sa kanya. Sa Dumaguete, Negros Oriental naman, nailigtas ang isang batang solong naligo sa dagat. Ang mainit na balita, hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kuha ang video na yan ng isang netizen habang pinagtutulungan ng dalawang lalaki na maiahon sa dagat ang 8 taong gulang na bata sa Dumaguete City. Gamit ang lubid, pahirapan ang pag-rescue sa bata dahil sa malalaking alon at madulas na bahagi ng Rizal Boulevard. Ayon sa investigasyon, nahirapang umahon ang batang walang kasama ng maligo. Ligtas naman siya at nagpapagaling sa ospital. Patay ang isang babaeng nagtitinda ng balot matapos madaganan ng isang wing van sa pantalan ng San Remigio, Cebu. Ayon sa mga saksi, naghihintay ang wing van na makasakay sa isang barge sa Hagnaya Port. Pero nawalan umano ng control ang driver nito, kaya nagdire-diretso sa terminal area ng pantalan. Bukod sa biktima, 5 sasakyan ang nabundol ng van. Nakaiwas naman ang mister ng biktima. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng wing van. Wala siyang pahayag. Dahil sa paniningil ng utang, tinaga ang isang lalaki sa Malaybalay, Bukidnon. Ayon sa investigasyon, pinuntahan ng biktima ang boarding house ng suspect at siningil ang utang nito. Nagkasagutan umano ang dalawa na humantong sa pagtaga ng suspect sa biktima. Nagpapagaling naman ang biktima sa ospital. Kalaunan nahuli rin ang suspect. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, ang nag-iisang Diyosa at its Showtime host Ann Curtis, may kakambal na? Kaloka o kaloka-like kaya yan? There you have it, ladies and kaloka-like! Presenting ang Madame Tussauds wax figure ni Anne na ni-reveal sa isang event sa Makati City. Kuhang-kuha ang ganda ng award-winning actress mula sa kanyang ngiti, moles, freckles at matching OOTD. Present din sa event ang mommy ni Anne si Carmen at sestra niyang si asawa ng asawa ko star, Jasmine Curtis Smith, na very proud sa latest achievement ng kanyang ate. Dadalhin ang wax figure ni Anne sa Madame Tussauds Museum sa Hong Kong. Siya ang first ever Filipino host and actress na magkakaroon ng wax figure doon. May bagong pangarap na natupad si Pinoy Olympian at pole vaulter Ernest John E.J. Obiana. Pinangunahan ni E.J. ang paglulunsad ng pole vault facility sa Lawag, Ilocos Norte na una para sa probinsya. Nagbigay rin siya ng mga pole vault para sa mga young athlete. Dream come true daw ito dahil gusto ni E.J. na maibahagi niya ang kanyang talento sa pole vaulting. Sabi ni E.J., naniniwala siya sa pag-i-invest sa mga batang atleta dahil alam niyang may galing ang mga Pilipino. Babalik doon si EJ sa December 6 para magturo sa mga bata sa gagawing sports clinic. Bukod sa Lawag City, magkakaroon din daw ng pole vault facility sa Tagum, Davao del Norte. Puso, baka mo, abay 12 ang ganyan ng isang puno ng saging sa Tagkawayan, Quezon. Nasuk nga raw ang magsasakang si Kamunti nang matagpuan niya ang tanim niyang puno. Hindi lang kambal o triplets, times 12 ang puso nito.
Paliwanag naman dyan ng Department of Agriculture, hindi pangkaraniwan ang ganito. Isa hanggang lima nga lang daw ang kadalasang bilang ng puso ng isang puno ng saging. Wow na wow! Nakakulong ngayon sa Pasig City Jail Female Dormitory ang aktres at negosyanteng si Neri Naig ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa Southern Police District, hinuli si Naig dahil sa kasong syndicated staffa at 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Inaresto siya noong Sabado sa isang entrepreneur convention sa Pasay. Una siyang tinawag na alias Erin sa Facebook post ng SPD at naka-blur ang kanyang mukha sa video. Nakapagpiyansa na raw si Naig para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, pero mananatili siyang nakakulong dahil sa kasong syndicated staffa na non-bailable. Sa isang Facebook post, sinabi naman ni parokya ni Edgar Frontman Chito Miranda na hindi nanloloko o nanlamang ng kapwa ang kanyang misis. Endorser lang daw ang kanyang asawa at ginamit para makakuha ng mga investor. Wala rin daw natanggap na sulat, sabina o anumang abiso si Naig kaya hindi niya naipagtanggol ang sarili nang siya'y arestuhin. Na-dismiss na raw ang mga naunang kaparehong kaso at umaasa si Miranda na mababasura rin ang kasong ito. Aliw na balita naman mula sa Tabuk, Kalinga. Mula sa korte, sa pageant stage naman humarap ang mga kalahok sa Mr. and Miss Integrated Bar of the Philippines, Northern Luzon. Your Honor, nagpakitang gilas ang lahat ng abogadong candidates. Guilty sila sa pagpapamalas ng ganda at kagisigan mula sa opening number, traditional attires, hanggang sa formal at evening gown competition. At syempre, papahuli ba naman sina attorney sa Q&A portion? Sa huli, itinanghal na panalo sina attorney Rama Alicia Dadwal at attorney Jedzed James Tagautaw. Mga mare at pare, malapit na ang 25th anniversary ng Pambansang Morning Show, Unang Hirit. Kaya naman, may chika sa akin ang dalawang OG host na sina Arnold Egan Clavio at Suze Entrata Abrera tungkol sa success ng programa. Every day is so much fun. Nagbibigay ka ng saya, sumasaya ka rin. Nagbibigay ka ng balita, nakakapaglingkod ka. So yun yung nakakawala ng pagod. It's always been the same. Tapos I guess we believed in it so much na sa unang hirit ng umaga ninyo kasama nyo kami. At hanggang 25 years later, yun pa rin yung ginagawa namin. At it's just our pleasure and our honor. Bukod kina Egan at Suzy, kasama rin sa UH Barkada sina Susan Enriquez, Ivan Mayrina, Mariz Umali, Lin Cheng, Attorney Gabby Concepcion, at Chef J.R. Royal. Dagdag din sa pampasaya ang new generation of hosts na sina Shaira Diaz, Kaloy Tingkungko at Anjo Pertiera. Dapat din abangan ang siksik sa pakulo at papremyong anniversary special nila next week, December 6, 1999, nang unang umere ang unang hirit. This morning, instant throwback ang hatid ng pagbisita ni Miss Universe 1999 first runner-up Miriam Kiambao sa programa. Si Miriam ang isa sa mga OG host ng unang hirit. Sa kanyang kwentong UH na offer sa kanya ang maging host ng morning show matapos niyang bumisita kay Miss Jessica Soho. Tinanggap ito ni Miriam dahil sa magandang opportunity at naging daan sa iba pang oportunidad sa showbiz. Pinaka-memorable daw kay Miriam ang kwentuhan ng hosts in between takes. Ishinare din ni Suzy ang ibinigay na regalo sa kanya ni Miriam noon at ginagamit pa rin until now. Bagong-bagong balita po tayo, may natagpo ang vintage bomb sa Manila International Airport Road malapit sa NAIA Terminal 2 sa Pasay. Nakita po ito habang nagsasagawa ng road widening sa nasabing kalsada. Pansamantala munang itinigil ang operasyon dahil sa bomba. Ayon sa PNP Explosives Ordnance Disposal Unit, delikado po ito at posible pang sumabog. Dadalhin ang vintage bomb sa kanilang tanggapan para pag-aralan at i-dispose. Gawa raw ang bomba sa Amerika na posibleng noong World War II pa naroon. Bentang-benta sa netizens ang isang alagang ibon pagdating naman sa kaswitan. Hindi lang kasi madaldal ang alagang parrot na Yarn. Winner din sa kanyang pet love language. What did you do? Huh? Huh? What did you do? You missed? Hi!
Yan po ang nakaka-good vibes na video ng Indian ringneck parrot na si Nuki na taga Riyadh, Saudi Arabia. Imbis na sagutin ang tanong ng kanyang amo, kiss ang sagot. Kwento ng pinay niyang owner na si Aliza, certified clingy si Nuki na mahilig pang tumambay sa ilalim ng kama. Para rin daw bata si Nuki dahil mahilig ding manood ng videos online. May mahigit 1 million views na ang video niya sa TikTok. Trending! Kakaaliw ka, Nuki. Lipad dito.